Presidente May Tagantika. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, May Tagantika. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, May Tagantika. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Ito na naman po yung lingkod, Feli Codemus, para sa babaeng migrante, May Tagantika. And of course, ha mga kababayan, it's September 1, kaya't dumating na po si Burr, ang ating kinakabahan, pag yung mga namin kinakabahan. Burr, it's Burr month na po, kaya't malapit na naman po, ibig sabihin yan, malapit na naman po ang Pasko, diba? Well, anyway, ang ating tema for today na naman, as usual, break barriers, break down walls, empower women, empower all. At dahil po wala po ang ating kapartner, at si Cory, pero nandito naman ang aking kapartner, na walang iba kung hindi si Binibining Cruzet. Cruzet, magandang morning sa'yo. Magandang morning din natin sa lahat ng ating mga listeners. Yan, ako, medyo formal ka naman bigla, no? Okay, at ang sa'yo, promise po, huwag po kayong bibitaw, ha? Marami kami ibibigay na iba't ibang information sa inyo. Antabay lamang kayo dyan. At mayroon ako ipapansin sa inyo, napakaganda ng tugtog na ito. Napaborito natin lahat. Alis ng kahirapan, pagpapabuti ng edukasyon, pagsulong ng patas na karapatan at kalusugan ng lahat, ang pag-aalaga ng kalikasan at pandaigdigang pagtutulungan. Ito ang ating Millennium Development Goals o MDGs. Sikapin nating maabot ang mga ito. May kanya-kanya tayong lakas. Tulungan tayo! Okay, balik tayo sa ating programa at ngayon po mga kababayan, nagpapasalamat tayo sa ating technical side na walang iba kundi si Miss Jem. Nicodemus na makakasama niya sa susunod dahil dito sa ating programa magkakausiling tayo. At kasama natin dyan, of course, walang iba kundi si Doc Nonig Gagi, ha, ang ating psychiatrist and counselor naman po ang ating counselor na technical side ka, no? Technician pa. Pero sa susunod po yan, maririnig nyo. At dito rin po sa ating programa, sa mga susunod pong panahon, ay magpupugos tayo ng iba't ibang mga information regarding migrant workers, children, women, ano pa? Youth. Yan, syempre. At syempre yung mga usapin hinggil sa mga kabataan. Sabi ko kasi nyo kanya children. Dahil kayo po ay kasama sa Philippines against child trafficking. Na dito nyo lang mapapakinggan yan. At syempre, sa buong maghapon, mapapakinggan nyo na kami, ha, sa mga susunod pang panahon. Nag-aayos pa lamang tayo at makaka-online na rin kami. Makikita nyo na rin po ang inyong lingkod na napakataba po. Ay, ang sarap na naman tumawa. Well, bukas po aming linya, 4340936. At kung nais po ninyong mag-text sa inyong lingkod, 0928-502-1700. Okay. Ako, gusto ko, 0928-502-1700. 700, diba? At
kami po ay inyong matatagpuan sa dito sa Quezon City. Ang number po namin doon, number 62 Chico Street, Barangay Carino 2A, Project 2, Quezon City. At doon sa mga nais pong mag-file ng kanilang mga reklamo, complaint, kanin niyo po kami tawagan sa 4340936. Yan. At para sa ating info bulletin, sa araw na ito ang regarding ito sa international migration, by definition, involves two countries. Ha? The sending and the receiving. Sabihin, yung nagpapadala at yung tumatanggap. Dalawang bansa po ang involved para pagka international migration ang pinag-uusapan. And this process must proceed smoothly to ensure, ha, pakinggan po ninyo, to ensure the safety and well-being of migrants and their families. At its simplest level, the sending country provides a trained workforce to address a labor shortage in the receiving country. While, ayan po yung sasabi sa inyo, ha, ito naman ay yung sending naman, yung nagpapadala, like yung Pilipinas, yung mga Asian countries na medyo developing, like Thailand, Bangladesh, Malaysia, hindi masyado, pero nagpapadala konti-konti. Alright, while the sending country educates and prepares its workers for going abroad, sila nagpiprepara niyan, ha? Siyempre, the receiving country provides honest work and legal protection for the migrants upon arrival. While the sending countries monitors recruitment practices, the receiving countries naman regulate its overseas employers, Both countries work together to provide social support to migrant families and combat threats such as irregular migration and trafficking. Yan. When this process works smoothly, the migration experience is positive, with the migrant families, and sending, receiving countries, all are benefiting. Sabihin, pagka ganito kaayos yan, Chrisette, maganda, smooth ang takbo. Eh, by the way nga po pala, nais natin batiin ang tatay, ang papa ni Chrisette mula dyan sa Canada. Tapos sa Canada siya, sa Leduc, Alberta, sa Canada. O, batiin mo. Ayan, binabati ko po si Papa, Papa Jess Caballero. At yung mga kasamahan niya dyan, pwede niya po kami marinig mula dyan, di ba? Via internet, di ba? And, nandito naman sa Domingo, nasa yung dalawa, nawala na, si Carlo, nasa si Carlo. Carlo! Di ba? Asa na? Si Carlo. Carlo, batiin mo si Papa. Asa naman, tago na. Well, see, balik tayo. Noong mga nakarang mula July, August, napakarami nating mga pinasukan na mga iba't ibang gawain na trabaho. No? Nandaan ang, well, of course, ang family planning day, August 1 yan, ano? August 1. So, ang dito naman ay sineselebrate natin ngayon ang family planning day. August 1 po yan nag-start. At sundan yan ng NAPSI Forum, yung National Anti-Poverty Commission. Nagkaroon po ng forum para paano ba wawakasan, no? Paano ba wawakasan ang kahirapan sa Pilipinas? Sa tingin mo, paano wawakasan yan? Siyempre, patulong na rin ang lahat ng mga mamamayan dito, di ba? Kaya, patulong na pinasabi sa kanta, eh, magtutulungan tayong lahat, di ba? O, sige, gusto na naman patugtugin ni Chrisette, eh, sige nga! Magsama-sama lahat ng iya'y may luna. Sino pang magdadamayan kung di tayo-tayo rin? Kung pagkakamaon tumulong, huwag palang pasin. Simulan nang magtanim ng mabubuting gawain, kahit sino pang aahin kung di tayo.